Bago niyong professor for this semester sa subject na Animal Biology 101. Yes. My name is Dr. Agaton Villaluz, but you can call me Doc Aga for short. Good morning, Doc Aga! Thank you. Galing, galing. Okay kayo, ah. Well, alam niyo, ako ay isang vet at I've been practicing for the past 5 years. Eh, okay naman yung practice ko, no? Parang... Sir Questor. Oh, yes, Miss... Manahonang, okay. Sir, yes. Are you still single or double na po kayo? Well, hindi naman ako tumaba, no? Single lang ako. Single ba? Sir. Yes, Mr. Latigo, sir. you're still single, pero... Yeah. Are you still available? Hindi na to. Tira, bukan na muna dyan, ha? Okay, talaga. Anyways, okay, mabuti pa. Let's get to the itty-gritty. Opa, our subject, okay? Ngayon, isa sa nakaka-intrigang technology ngayon ay ang tinatawag nating genetic mapping or DNA. Okay, dahil ito ay isa sa pinaka-interesting topic sa kukunin natin. Ito ang unahin natin para sa umpisa pala medyo exciting na, di ba? Ngayon, ang tatandaan natin na the process is the same with humans and animals, but since this is a pre-vet med course at animal biology to, we will confine our discussions with the aspects that center on, let's say, animals. Ngayon, eto ang tanong ko. Sino ang nakakaalam na ibig sabihin ng DNA? Sir. Alam niyo DNA? Yes, sir. DNA, ha? Oh, okay. How about you, Miss... Hoser? Yes, Hello? Yes. Myla Gonzalez. Miss Myla Gonzalez! Palakpakan po natin si Miss Myla Gonzalez. Yes. Okay. Okay, Miss Myla Gonzalez, pakisabi mo sa kanila ang ibig sabihin ng DNA. Yun lang, sir? Yes. Dali-dali nun eh. DNA. Sir. Clue. Ha? Clue? Well, alam mo, nakikita natin yan sa... Nasa katawan natin yan. Nasa balat natin. Minsan nakita mo sa kilay yan. Nasa dugo. Ah!
¿Cómo? Yun, DNA. Exacto, DNA, yes. DNA, go, Myla. Dugo ng ayok? DNA, dati niyang ama? DNA, dati niyang... aso. Paolo, ano yan? Bakit may nakasapo sa kamera na parang saging ng dabaw? Hindi yan, baba ng popsicle yan. Di ba berto ba yan? Oh, di ba berto talaga? Nakasabaw palagi. Eto, sino yan? Sino yan? Cute, di ba? Ako yan eh. Ikaw ba yan, Paolo? Ang cute nga ano, pero ba't nagkaganyan ka ngayon? Parang ayaw mo nga ang tingnan itong mga litrato. Hindi, hindi. Ang lilo ko lang ito. Uy, ito, ito, Camille. Ito. Ito yung sinasabi mo. Itinatanong mong picture ng momsi namin. Ayan. Ang ganda naman. Ito pa. Eh, sino itong hawak niyang baby? Ang cute ah. Ah, si Ate Alex yan. Si Ate Alex yan? Mm-hmm. Wow. Eh, Ate Tony, nasa na yung mga pictures mo nung sanggol ka pa? Ito! Ito! Ayan, ayan, ayan. Ayan nga, ayan ka! Oh. Eh, ilang taon ka na dyan? 3 years old ako niyan. Ah, 3 years old ka na dyan. 3 years old. Eh, nasan yung baby mo nung sanggol ka pa? Yung katulad... Oo, yung baby ka pa, yung sanggol ka pa, katulad ng pictures nila Paolo tsaka nila Ate Alex. Sana yun? Ah, ano yan? Walang picture yan. Ampun kasi yan eh. Diba, yun ka nakakatuwa. Oh, kita mo, pikon. Sa aming lahat, siya lang ang pikon. Ampun nga eh. Ano, Paolo, ikaw, kung hindi lang kita kapatid talaga, sinapak na kita kanina ba? Ah, hindi nga pala yan ampun. Pulot, napulot lang namin. Paolo, ano ba? Hindi ako ampun at hindi rin ako pikon. Hindi siya pikon. Doon nga lang tayo sa likod. Magsarang ang gola tayo. Ampon! Nakasimalmal yung mukha mo. Ha? Nag-iisa ka dyan, ha? Para may kagalit ka. Kasi papsi si Paolo, eh. Oo. Oh. Naasar kasi ako. Bakit? Tinanong ka ni Paolo. Naasar niya kasi ako, eh. Inaasar ka, eh. Alam mo naman yung mga aasar talaga yun, eh. Ang sabi niya kasi, pulot lang daw ako, ampun lang daw ako. Pulot? Ampun ka? Pinapatulan mo naman yung bagong pasin yung mga biro nun. Alam mo, mga atat yun, eh. Pwede bang pulot ka eh, anak kita? Pero alam mo, Papsi, na pag-isip-isip ko nga. Oh. Bakit parang yata wala akong pictures nung sanggol ako? Eh, nung panahon na yun, walang-wala tayo eh. Mahal lang bayad sa photographer, kaya hindi kita napakunan noon. Na bakit si Ate Alex? Eh... maraming litrato ang ate mo nun, maliit siya dahil yung ninong niya ang kuha ng kuha, gastos ng ninong niya. Ba't ba naman yung pagsisilosa mo, iniisip mo? Kung ganun pala, Papsi, hindi mo ako loves, no? Pwede ba naman yun? Eh, loves na loves kita. Hindi eh. Hindi, Diyos ma. Hindi mo alam na loves kita? Di ba loves mo ako? Ha? Oo naman. Oh, hindi, loves din kita. Maski na hindi mo ako loves kita eh. Alam ba yun? Oo. Huwag mo nang pinag-iintindi si Paolo, ha? Talaga? Oo. Ito nga pala, ha? Bigay mo kay paring Kiko. Tanda mo, kay paring Kiko mo lang ibibigay. Hindi sa iba. Importante ito. Si Pops talaga. Ang galing mo talaga mang ito. Galing mo lang.
Tanda mo, ha? Eh, parang Kiko lang, ha? Sige, sige. Hindi na pangit si Camille dito. Tawa na silang tawa na sa aking daw. Saging nga. Ako ito. Oh, mga kasama, tandaan niyo naman. Konting kalidisan. Kailangan naman, medyo masinop naman tayo. Nakakayaan ko itong palengke natin. O, tayo rin naman makikinabang dito eh. O, tingnan niyo naman yung kalat na yan. Ako, Kirina, baka sabihin naman nila eh, medyo may tinitignan ako. Kaya yung mga kuko mo naman na pinagtabasan, pwede naman pakisam-sam, ilagay mo lang sa plastic. Please lang, ha? Oo na, oo. Uy, Arj! Kirina! Oh. Alam niyo ba kung nandiyan si Doc Aga sa loob ng clinic? Napansin niyo ba? Doc Aga? Oo. Hindi ko napansin eh. Napansin mo ba, Kirina? Hindi ko napansin eh. Ikaw, napansin mo? Hindi eh. Ako, hindi. Okay, hindi. Ikaw, hindi. Wala na, uy. Ah, siya nga pala. Nasaan yung dati tumatawa dito? Pinalayas na ako. Eh, kaanong-anong ba siya? Kapatid, o. Ah, kapatid? Pareho-pareho, ha? Bilog na bilog, ha? Guto! Napansin mo ba kung nandun sa loob si Doc Aga? I'm sorry, but Doc Aga is having a class. Don't you know that he had a part-time teacher's job in the university? Ah! Kung nga pala, nakakalimutan ko. Oh, bakit? Ano kailangan ko kay Doc Aga? Baka... pwede naman ako makatulong. Gusto mo tumulong? Of course. Alam mo naman, I want to help. Ano? I am a helpless person. Helpless person. Gato, gawin mo, Guto. Mm. Umunta ka sa Bosnia. Doon ka nalang tumira at huwag ka nang bumalik dito. Yun, ako. Marami ka mapapaligaya. Doon ka nalang, manahimik ka nalang doon. Huwag ka nalang dito. Wala ka. Alam mo, George, mapagbiro ka talaga. Hindi, nalang bibiro. Bosnia, di ba? May gera doon? Oh. Kaya nga, dapat pumunta na siya doon, di ba? Oo! Oo nga, tama. Tumaw mo isa lang, ha? Ha? Tumaw ko isa lang doon sa gera. Oo, dapat pumunta na. Ito talaga yun doon si Giorgio. Kahit kailan yun. Oh! Hee-haw! I'm Walter Watuzzi from Texas, Houston Rockets. Here's my card. Walter Watuzzi, I'm the owner of www. Walter Watuzzi's Wonderful Women's Wear. Well, I'll go straight to the point. I'm looking for a certain Tony McNaughton. Can you help me find her? Kaya ko to. Kaya mo yan. Hindi siya, hindi ko kaya yan. Ito. Kaya mo yan. Relax. Well, I'm happen to know. You happen to know? Where? What? Where can I find her? Ah, you mean to say the home base of Tony? Yes. Well, you like this, huh? Okay. Okay, you go straight. Straight? Okay. Then turn right. Right. To your left. Okay. Then you will see the house of the rising sun of Tony. Number 69A. Okay? But remember this. Don't talk to the driver while the bus is in motion. Okay? You understand? Well, to tell you frankly, man, I didn't understand a word you said. Sabi sa'yo, kaya ko eh. Natawa pa. Naintindi ka. Hoy, ano ka ba? Bakit? Ikaw namang mali-mali naman yung binibigay mong direksyon eh. Hindi ka namang tindi. Wala naman sa naintindi na sa'yo. Ano pili sabi mo? Ha? Oo nga naman. Nagtatanong lang ako. Tata? Oo. Galing ko. Ang galing mo talaga sa... Ako pa. Sa mayaw. Oo, ako pa. Pero di ba, Paolo, mga bakla lang mga magagaling na yan. Paolo! Gaw naman, Camilo! Bakla. Aga! Ay, Tito Aga, o kamusta ang klase mo? Okay lang. Rico. Ay, sama. Kaya lang, medyo meron akong estudyanteng medyo problematic dun eh. Ah, ano lang. Babae, babae, babae. Ha? Babae. Oh, babae. Maganda? Hmm?
Oo naman, kaya lang eh. Medyo nakakagulo na ng konti mga ginagawa niya. Sexy. Sexy? Kaya lang, iba na eh, makulit na eh. Hindi na maganda yung mga talagang ginagawa niya. Iba, iba. Ah, Doc Aga, papayag ba siyang lumabas sa mga mas bata sa kanya? Baka sakaling makatulong ako kung ilalabas ko siya, bigyan ko siya ng pansin. Oh, ano ka pala kung na-interest yung babae? Oo nga, no? Pihira ka naman, oo. Oh. Sinabi ko sa'yo kay parin Kiko mo lang ibigay. Bakit sorry mo? Siguro ka lang sorry eh. Di ba kabilin-bilin ako huwag mong ibibigay sa iba kung hindi kay parin Kiko? Bakit kay kumaring mintang mo ibinigay? Ang layo ng Kiko sa mintang! Ang bihira ka. Kaya minsan naninuwan ako kay Paolo eh. Napulot ka lang eh. Wala kang kaabi-abilidad, hindi ka nagmana sa akin. Paski na si Mamsi mo, konting utos ko lang, nariremedyohan niya, alam niya, samantala ikaw. Pagbihira ka naman talaga. Pagbihira ka, may baso palaron. Saktan ako. Mag-iisip ka naman. Wala naman kasi talaga eh. Konting bagay na utos sa'yo. Mali-mali pa. Hi! How you doing, man? I'm looking for, Tony. Tony McNaughton. Ako yun, di ba? Ay, ako yun. I'm Tony. You're you Tony? Are, you are. Tony? Oh, Tony! At last! Tony, I found you! Oh, boy! Tony, my baby! Hindi ko maintindihan ano ba ibig sabihin niya. Ayan. Ano? Ha? Huh? Ano? Oh, yan. Ano? Ang ibig sabihin na ito, nagka-pret sa hospital? That's right. That's very right. There was a mix-up in the hospital. You know, you mean to say, Tony's no longer my son? Wow. Wow. What do you mean, son? My friend. It all happened like this, you know? Your daughter, which is also my daughter, there was a little mistake in the hospital, you know, and she fits the exact description. An honest mistake. That's it. Okay. Is that so? Yes. And you know, to tell you frankly, this is what happened, you know. Your daughter and my daughter were born at the same time. Sabay silang pinanganak. Well, I still know a few words. Siyempre, hindi mo makakalimutan ang Tagalog. Nakakapikong ka. And she looks exactly the same as my wife, as Matilda. Look at her face. Stand up, stand up. Papsi, kita mo sa akin kasi ampun yan eh. Sasapakin kita. Tumigil ka, Paolo, ha? And to tell you frankly, you know, I even hired a private eye to investigate. Sandali lang, sandali lang. Ibig mo sabihin, itong anak mo? That's right. Paano mo na magiging anak yan? 6'8" ka? 3'8" lang yan. Bakit? Well, kung sakali hindi nga yun ang anak ko, yung anak ko, yung totoong anak ko, pogi ba siya? Tisoy, ha? Guwapo rin? Yung ba maging anak ko? Yung ba anak ko? Ha? Kapsi talaga. Hey! Tony! Don't get mad! I'm taking seriously what happened, oh my God! Anlago. Put up my heart, got to breathe. Killing its own moon. What's the matter? Wala naman. Ano ba naman yung bigla na lang may darating sa bahay at sasabihin sa akin na siya daw yung tunay kong tatay? Nagkapalit daw sa ospital kung saan ako pinanganak. Ano ba naman yun, di ba? You mean to say the Texas people? Hindi naman sa ano, no? Matagal ko nang duda na hindi ka tunay na anak ni Mamberto. Nina, maganda ka.
Pangalawa, maganda ka. Pangatlo, maganda ka. Pangapat, maganda ka. Ano yung sabihin, Gudo? Napangit si Papsi. Panlima, maganda ka. Pang-anim. Alam mo, alam mo, Gudo, kung ano nakakain sa lahat. Kasi, tinanong pa kasi ni Papsi kung saan daw yung bata eh. Para bang pinagdududahan pa niya. Tony, ito naman ang tanong ko sa'yo. Kung totoo na ang tatay mo yung isa at hindi si Mamberto ang tatay mo, paano? Oh. Ha? Oh. Paano? Ha? Mamberto, paano kung magkasundo sila? Paano kung totoong anak nga ni Walter si Tony? Eh di paano na kayo niyan? Kaya niyo kaya? Kaya ko tanggapin yun, oy. Lalaki ako, eh. Macho ako, eh. Ang inaalala ko, yung lakad nila, baka maging boring. Siyempre, magiging malungkot yun dahil hindi niya naman tunay na anak yun eh. Kung tunay na anak niya yun, magiging maligaya yun lahat. Lahat pa siya nila. Naintindihan mo ba ako? Ganun ba yun, Humberto? Ganun yun. Talaga? Tapos ano pa nangyari? Ang sabi ko sa kanya, take it or leave it. Alam niyo, siguro kung ako na sa sitwasyon niyo, yun rin ang gagawin ko. Pareho-pareho talaga tayo. Talaga lahat ng kwentuhan natin, pareho-pareho. Ay, Papsi, hello. Alam mo, Papsi, ito lang sasabihin ko sa'yo. Lahat ng pinagkukwentuhan namin, pareho. Pareho kami nang iniisip, ganun. Ganun. Wow! Mang Walter! Mukhang nag-shopping kayo, ah! Well, you know, napansin ko na ang mga damit ni Tony ay puro luma. So, nag-decide akong mamili ng mga bagong mga damit para sa kanya. Oh! Galing, ha? Mili, ha? Okay ba? Ano kung namili ka? Walang pakialam sa'yo, man. Alam mo, parehong-pareho ka ni Matilda. Look at your mommy. She looks exactly the same as you. Look at her, look at her. Oh, kamukha talaga ni Mamsi yan eh. Si Mamsi niya, Mrs. Ko. Kamukha yan. Oh, no. She looks like Matilda. Look at her. And she has the same birthmark. Pareho-pareho kayo ng birthmark dyan. Anong birthmark, mali ka? Tattoo yan, tattoo! Maraming tattoo yan! Yan. Deoxyribonucleic acid. Yan ang ibig sabihin ng DNA. Wow, pare! Acid! Anyways, ngayon, so alam nyo na yung ibig sabihin ng DNA. Ngayon, ito naman, alam nyo naman kung saan makikita ang DNA. Alam nyo ba? Colors, pare, syempre acid yun. Diba? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Alam mo ang ibig sabihin, alam mo sa DNA, sa kumbaga sa genetic coding pa lang, malalaman mo na kung saan ka nanggaling. Kanina, nanggaling ako sa Cubao. Ang traffic nga kasi ginagawa din yung MRT. Myla, eh sis, mukha ka namang maraming alam dito sa DNA na to, no? So I want you to give me an extensive report on it, okay? By tomorrow. Bella. Oh, Tony. Padanga.
Tok Aga, pwede ba tayo mag-usap? Ha? Alika, tama. Tapabawi na ako sa bahay. Hindi, hindi. Hindi, ayoko sa bahay. Kami sa bahay? Ayoko kasi... Ano eh, litong-lito lang talaga ako eh. Ha? Karamdam ko kasi parang... Tunay ko yata ang ama si Mang Walter eh. Alam mo, Tony, ang... Ito kung iisipin mo, ah, ang nagpalaki sa'yo talaga si Mang Berto. Ngayon, itong si Mang Walter na to, bigla na lang sumipot sa buhay mo yan na may dala mga papeles na nagsasabing siya nga ang tunay mong ama. Ngayon, kung totoo nga yun, well, he's your biological father, di ba? Pero hindi naman sa dugo lang yan eh, nakikita mo tunay mo siyang ama eh. Unang-una, nasa pakiramdam mo rin yan, sa nararamdaman mo. Ika nga, sa mata, nakikita mo yan, di ba? Ngayon, meron mga bagay kasi na tulad ng pagkasama ng tatay at anak na babae na hindi naman na-enjoy ng father and son, di ba? Ika nga, eh, yung sinasabi ko, eh, kumbaga kung nanggagaling sa puso mo talaga, ikaw makakasagot yan. Kumbaga, eh, mula sa puso ni Tony. Usapan natin mamaya yan, ha? Sinabi sa akin ni Mang Walter eh, na siya ang tunay kong tatay. Siguro nagkamali lang talaga sa ospital. Alam mo, Tony, kahit na ano pa sabihin nila, kahit na sinasabi na nagkapalit-palit kayo sa ospital o kung ano man, si Mang Berto ang nagpalaki sa'yo. Tsaka, alam mo, mahal ka ni Mang Berto eh. Isipin mo na lang, nung may sakit ka, siya nag-aalaga sa'yo, di ba? Siya nagpupuyat pag meron kang lagnat. Tsaka siya talaga ang kumakayod mo. Para lang pag-aralin ka, di ba? Wala nga ba sakit, Georgie? Kasi ang sabi sa akin, Dok, aga kanina, sundin ko daw yung puso ko. Doon ko lang daw malalaman kung sino talaga yung tunay kong tatay. Eh, ano ba sinasabi ng puso mo? Student ni Doc Aga. Nandiyan kaya siya? Kasi gusto ko sana siyang kausapin kasi gusto ko mag-apologize kasi parang mali yung ginawa ko eh. Nakukonsensya ako. Magagalit kaya siya kung katukin ko siya? Naku, hindi. Si Doc Aga pa. Eh, matulungin yan. At saka siya yung pinakamadaling taong kausap sa buong mundo. Napansin ko nga, kaya nga medyo nakokonsensya ako dahil alam ko yung mali yung ginawa ko sa classroom. Alam mo, Tony, hindi siya nakikialam ako, pero napakaswerte mo. Unang-una, may kaibigan ka nandyan, katulad ni Doc Aga. May tatay ka pang mukhang mahal na mahal ka. Dalawa pa sila. Alam mo, pareho tayo ng problema. I mean, tatay rin ang problema ko eh.
Pinapansin. Alam ko gusto niya yung anak niya lalaki. Kaya nga ganito ko eh. Alam mo kasi dapat mag... Di ba ayos ng ganyan yan eh. Dapat mag-usap kayo. You just need to communicate, you and your father, and then talk about it. Tanggalin niyo yung mga... May mga pader kayo eh. Hindi kayo magkakaintindihan kung ganyan kayo ng ganyan. Eh, siya naman may kasalanan yun. Siya may mali nun. Kaya nga, umalis ang mami ko eh. Kahit na, sigurito ha. Ikaw ang anak, ikaw ang mag-sorry. Dapat ikaw. Dama yan. Yun nga importante sa lahat. Ito na sinabi ko, communication, magbati kayo, then doon kayo magkakaintindihan yan. Tsaka masabihin sa kanya lahat yan. Kasi yung ginawa mo, galit, biglang layas na lang. Oh. Tito Aga, pinapatawag ka ni Ate Tony. Importante daw. O nasa na ba kasi si Gudo? Di nasa loob. Bakit daw? Nakunta ko rito kasi gusto raw kong makausap ng aking anak. Importante raw. Hoy, wala kang anak dito, ha? Maghanap ka ng anak sa bahay ampunan. Wala rito. Wait a minute. You're not in your right senses. You don't seem to understand the situation. I do too. What about what? You arrogant chingay. I'm Babsy. I'm a chingay. Pinapunta ako ni Tony dito. Kasama ko yung estudyante ko, si Myla. Ako ko. Ano yun? Ano yun? Ano meron? Pinatawag ko kayo kasi kayo yung mga taong pinakamalapit kasi sa akin eh. Ano na kasi napag-isip-isip ko yung sitwasyon ko. Andito si Mang Walter ngayon na nagsasabing siya daw yung tunay kong tatay. Si Papsi pa rin. Nakapag-desisyon ako. Good! Patay ka na, Tisoy! Napag-usahan ko na rin na sasama ako sa tunay kong ama. Ayos! Ayos na ayos! Kay Mang Walter. Patay ka na, Baba! Sandali lang. Ano nangyari dyan? Wait a minute! Sandali lang, one minute lang. Huwag ka muna siya mag-uot, ha? Okay. Ito lang inigil naman ko sa'yo. Go ahead. Tayo talaga mag-ama eh. Tagal natin nagsama. Hindi mo lang nakita, biglang sasama ka dyan. Hindi mo kilala yun, anak. Nagkagal, ba't iiwan mo ko? Kasi, Paps, magkasundo kasi kami. Tsaka, pareho kami ng gusto. Tsaka, pati balat, pareho nga kami. Pati pareho kami ng pag-iisip. Tsaka, Papsi, may mga papel siya. Okay. Do you get it? She's going with me to Houston Rockets. Okay? Excuse me. Kapalagay ko, hindi naman yung sapat na ebidensya para sabihin mo na tatay mo siya. Diba? At saka alam mo, lesson namin ngayon sa school tungkol sa DNA. Malalaman mo kung sinong totoo mong ama dun sa studies na yun. Ito, sa akin lang. Bakit di tayo magpa-DNA test tayo? Tapos dun natin malalaman yung mga sagot dun sa tanong. Ganun kasimple lang yun. Payag ako. Okay sa inyo yan? Payag ako. Yeah, it's alright with me. Oh, kaya yun ang sinasabi ko. May kilala akong pathologist yan, si Dr. Ortiz. Ngayon, ang gagawin ko, kukunan ko kayo ng dugo, kayong dalawa, tapos ipapapaternity test natin, doon natin malalaman kung sino talaga ang tunay na ama ni Tony. Di walang gulo. Tapos. Oh, okay sa inyo yan? Okay. Okay? Hey, galing ah. Doc, thank you talaga. Thank you ah. Kasi after last night, tinawagan ko daddy ko.
gulat nga siya eh. Tsaka, yun, masaya siya na magkikita ulit kami. Tsaka, peace na kami ngayon. Jalen, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh, yung ganyan sa una lang mahirap yan, yung unang akbang. Pero after a while, good, I'm very happy for you. Thank you. O, teka muna, gusto ba ako sumahan kaila Dr. Ortiz? Kukunin ko yung results ng ano, ng DNA testing. Totally ko naman nag-suggest nito, di ba? Doc, pass mo na ako dyan kasi may usapan kami ng daddy ko. May lakad kami, mag-uusap kami. Oh, good. Sige, okay. So, okay. Galing ha? Thank congrats you, ha? Oh! Okay. Thank you. Sige. Hi, dako. Galing. Ah, excuse me. Akin yan. Resulta ng DNA na yan. Anak pa rin kita. Alam mo na, sa mga mata mo, nakikita ko mata ng mamsi mo. Sa mga kilos mo, nakikita ko kilos ng mamsi mo. At ang tibok ng puso ng mamsi mo na darama ko sa iyong mga panlalita. Kaya, pag itanda mo lang, kahit ano mangyari, mahal kita. Tanda mo, mahal kita. Papsi, mahal na mo kita eh. At saka kahit ano pa mangyari, you'll always be my father. I love you, Papsi. Ibalik na rarap ka mo ng puso. Hey, Papsi! Ano na si Doc Aga? Ay, naku, Tony. Alam mo, malalaman na natin kung sino talaga ang tunay mong ama. Okay. The results are here. Show it to me. Beto? Hey. Positive. Ha? Buntis ka na? Ano yung sabihin? Ano? Papsi! Oh. Ikaw ang Papsi ko! Ay, hindi! Ano ba ang Papsi? Ano ba ang tatay? Ano, may aral ka pa ngayon, ha? Maghahapon ka pa? Ayan na ang paternity test. Ako ang tatay, ha? Tiso, tanda mo ako tatay, ha? Ako tatay, ha? Yeah! You know, Papsi, I would like to congratulate you. You have a wonderful daughter. Dapat lang. Pero ipagpapatuloy ko pa rin ang paghahanap sa aking anak. Dapat. Tatawagin ko ang aking private eye at tuloy ang paghahanap ng aking anak. Hanapin mo anak ko talaga. You're very lucky, Babsy. Okay. Dapat lang. Anak ko ituloy, ha? Okay. Walter, ang ibig bang sabihin na hindi na nakunin yung mga binigong sa akin? Oh, Tony. Lahat ng binigay ko sa iyo, para sa iyo. It's all yours. Salamat po. Sandali na, pasalamat ka na lang. Huwag ka rin umarap. Yung araw-araw yun, tipong manyakis din yan eh. Salamat! Kalabi! Ingat! Huwag na tayo na lang. Ingat, ha? Marag-abiyado tayo na kaya. Ganyan ka layo na lang. Sana po mahanap niyo. Alam mo, Tony, kahit na ubusin ko lahat ng aking kayamanan, makita ko lang ang aking anak. Hindi mo dapat ubusin ang iyong kayamanan, Papa. No! Ako ang nawawala mong anak. Ito ang aking balat. Ito pa.
Ito pa. Hindi ka naniniwala? Ito, malaki. Imposible na ikaw maging anak ko. Bakit? Mas mukha kang matanda kaysa sa akin. Papatayin kita! Sabihin niyo! Ano sabihin ko? Papalatuan kita ko. Ang tambalaki mo! Thank you.